what's up guys? I'm your boy Makatoto. And I'm Arax the Love Deck. Yon, so guys, may dumating kasi sa amin isang digital clock na malaki siya, malaki. So merong itong problema. So naisipan namin na i-vlog na lang. Content namin, for repair, busted, second digit and minutes lead. So may pundi daw siyang isang numero sa minute side. So bubuksan ni ating kaibigan Rax the Novtech para i-repair. So para makita rin natin kung ano ba talaga problema niya. Eh medyo rush ito dahil kailangan na kailangan sa planta. At ginagamit ito ng ating quality assurance, mga QA or time monitoring. So yun, check in lang natin kung ano ba talaga nangyayari. Ayun nga, 12 1 12 1. So wala yung second digit nga, no? Na ano natin. So teka lang, baliktad rin natin yung camera natin kasi baliktad yung numero eh. So ayun guys, yan. So yan ang ano problema, itong second digit ng minute side. So ito yung oras, minutes, seconds. So yan daw ang problema niyan. So i-check natin, bubuksan natin, brother. Buksan natin, buksan. Tingnan natin kung anong problema, baka mga cold solder lang 'to. Ayun, kadalasan siguro. Ano ba 'yan, brother? Normal ba 'yan nangyayari? Yung ano, so, kadalasan lang ano, mga kadalasan dito loose contact o mga cold solder lang. Cold so, solder. Tingnan natin. Nung una kasi siguro okay pa 'yan, guys. Eh katagalan, parang bumbilya din siguro ng ilaw. Napupundi, tao nga napupundi. Yun. Hugot pa more. Yun, meron pala tayong ano dito. Tingling-ling bells light. So dapat pogi ako diyan. Ano yung brand yan? Lansen. Tama ba? Oo, oh, Lansen. Lansen. Digital wall clock. Over natin ulit. So, dito yung pundi. So, dito tayo banda sa area na ito mag-focus. Baka may mga problema lang dito. So, brother, i-ganon natin para makita mo siya. Ayun. So, yun, so nakita. Itong area na to, may pundi. So, tingnan, konting na natin. Ito yung mga LED ay, niya. Ganyan lang pala yan? Mm-hmm. LED, tapos parang sticker. Ay, galing. Yan, ganyan lang. So, tingnan natin sa likod. Diyan lang muna tayo sa area na to. Usually ba, anong sira pagka ganyan, brother? Ano ba, yung LED mismo na? Or may mga electronic parts na kuan? So, kung sa LED, imposibleng mapundi lahat yan kasi kanya-kanya yan, walong piraso yan, asyam pala. Hindi, kasi nabanggit nila kanina na minsan daw mayroon, minsan daw wala. Ah, baka cold solder lang to. Tingnan natin kung may ano. So, bumabalik naman daw eh, kaso ngayon nga daw, nawala daw talaga ng tuluyan. Tingnan natin yung mga pyesa, itong mga ano na to, kung may problema. So, tingnan natin sa likod. Buksan natin sa likod. Wala silang magamit doon eh. Kailangan na daw nila makon eh. Pag ano dito, titingnan natin kung saan tayo mag-upisa. So, yung iba meron naman. So, dito lang tayo sa area na yung mapupis. Wala namang ano, no? Sign of burn, no? May pumutok na mga resistors. Wala naman. Bago, parang hindi pa nga nabubuksan eh.
Ganyan lang pala yan. Parang parang ano lang to, no? Ah, dinikit-dikit lang. Mm-hmm. Sticker lang yan. Sticker. Tapos itong, yan, kanyang individual LED lang yan, eh, oh. Mm. Ayun. So, tingnan natin sa likod. Sus, Mario. So, malinis naman. Okay naman. Naman siya. So, itong area na to, dito tayo mag-focus sa area na yan. Kasi yan lang yung... Ah, kung saan yung punde, nandun lang din possible yung... Oo, tingnan natin yung mga power supply niyan. So... Ba't may mga yung iba, parang ano, parang butas-butas na yan, ano yan? Oo, tingnan natin lang. Kung ganyan yung mga cold solder na yan. Tingnan natin to. Oh, yan, umilaw na. Ayan, oh. Ayun. Ayun, pag binitawa, oh, patay. Saan yun? Saan yun? So, ito, may cold solder siya dito. Ayan, oh. Ayay. Ayan yung ano. Subukan natin ihinang yan. So, yung mga iba, ganyan, kagaya niya, no? May mga hindi masyadong nahinang. Kailangan, ipopokus natin. Alin na may problema ito? Ito, ito, ayan, oh. Nakita mo, nakita mo ba, parang may butas. Mm. Ayan, pagadiniin ko yan, oh. Ayan, oh, yun, oh, umilaw, di ba? Ayoy. Oh, yun, oh. Ayun, ayun, oh. Ayun. So, pagka minsan nagagalaw to o na ano, nagidikit siya, may ilaw yan. Kaya sinabi nilang parang pundi na. So, subukan natin ihinang yan. So, ganyan pala nangyayari. Siguro dati nakadikit pa yan, ano? Oo. Tapos, sa kalaunan, ang luwag? O, kasi hindi naman talaga pagkagaya nito, oh. Ayan, oh, may parang butas din siya, oh. Ayan, oh. Ayun. Hindi masyadong na, ano. Ay, ang dami, no? So, yung mga hindi masyadong ano. Ayan, oh. Okay na siya. Ito, real malapit sa... Okay na yan? Ayan, oh. Meron pang isa, oh. Ayan, oh. Medyo, ano siya ng kaunti. So, tanggalan lang natin ang power yan kasi maliliit yung ano, baka mag-short. Maliliit yung space niya pag hininang natin. So... to. Yan. So, yun. So, tingnan natin yung iba kung mayroon pa. Ito, ito, ito. Walang circuit ito. Kaya hindi nahinang, ano? Oo, wala yan. Hindi kasama sa mga circuit ito. Ganyan. So, ganun lang. Mga cold solder yung mga parang nagka-crack na. So, kung ano, mahaba kasi itong board natin eh. Kaya medyo napiplex siya ng kaunti. Kaya yun nung ano. Ah, siguro kasi, oo. So, manipis pa siya. So, kaya siguro nagkaroon ng ganun. So, subukan na natin. Ayun, meron na. Ayun. Yun lang pala sira niyan, ano? Wala na. Kahit na. Kahit nanuhin mo yung board, oh, wala na. Hmm. So, okay na yan. Hindi naman nagagalaw yan sa taas. Alog, alog. Wala, wala na. Mm-hmm. Kahit alugin, kahit... Okay na. Okay, balik na natin so, to. So, ganun lang pala yan, ano? So, ibig sabihin, pag pundi pala, hindi na pala agad-agad na, kumbaga... Mga cold solder lang yung iba. Disposable na, ano? Yung hindi iba... Hindi, napapalitan naman yung ano. Kahit pag napundi itong lid na yun, mga LED na yan, napundi yan, pwede mong palitan yan. Mga ordinary na LED lang yan. Hmm, ganun lang pala yan. Hmm. Galing, oh. So, ayun. Matutuwa na sila dyan. Wala pa, ano ah. Wala pang 10 minuto. Ganun lang pala yun. So, ito naman. Mga, ito ibang sira natin dati, yung mga sa timer natin. So, ayan. Ito kadalasan kaya nasisira dito sa amin, moisture naman dahil sa environment, yung environment namin dito may part na malamig then mainit, so nagkakaroon siya ng moisture sa loob. Sa susunod na video guys, siguro pag nagkataon, ito naman ang magiging content ni ating kaibigan Rax Danubtech. Yeah.
Maraming alam tong ating kaibigan. Ayan, yung meron pa siyang project na CPU. Ito naman ongoing pa kasi power supply ata sira. Upgrade yan, brother. Upgrade 'yun, upgrade. Ang mga pa natin frequency inverters. Brother, ano sira niyan? IGBT. IGBT. Ano yan yung cause ng pagkasira ng IGBT? Mali yung tapping, brother. Nung dinala yan dito, sira yung IGBT niya kasi yung supply niya, yun ang nalagyan ng ano ng power ng supply. Yung output pala, yun ang nalagyan ng supply. Ayun lang. Ano, nabaliktad. Talagang puputok pala talaga. So, yun guys. Maraming magiging content si ating kaibigan Rox Danobtech dahil ano. Marami tayong nire-repair dito kaso nga lang minsan hindi nakakapag-vlog dahil buhat ng laging rush. So, pasalamat tayo kay Makatoto at nagkaroon tayo ng cameraman. Video there. Videographer pala. So, kung bago pa lang kayo nadaan dito sa channel namin, ayun. Paki-hit na lang ng subscribe button at saka yung notification bell para ano. So yun guys, para updated kayo sa mga bagong videos na gagawin namin ni partner ko Rox Danobtech. Yes. At saka daan na rin kayo sa channel. YouTube channel ko guys, doon sa Makatoto. Pero hindi Makatoto yung pangalan ko sa aking YouTube channel. Ruel Dilada Kanyada. So yun. Siguro I think kailangan ko magpalit ng ano no. Mag-rename ng YouTube pwede. Channel. Pwede ba yun? Pwede. Sige, so, sige. Ayan. Okay na siya ulit. So, ako muna mag-cameraman. Isip mo nga yan, brother. Isip mo yung... Okay. Nga lang, anong oras na? Isip mo nga yung ano niya. Oras. Sa pag-setup naman... So yeah guys, ito year, month, date, o hour, minute, seconds. Then meron siyang monitor ng day, kung anong day na ngayon. So today is Friday, so mali siya kasi Saturday. Tapos ito is temperature, ano lang ito, monitor. Siset natin. So date, magsimula tayo dito sa... Sige, magsimula tayo sa year. So yung year ngayon is 2020, syempre. Gawin natin 2020 yan. 2020, ayan. So yun guys pala, ito. May pinipindot kami dito sa likod. Which is may nakalagay naman siyang A, B, C, D. Hanggang E. Kaso yung E walang button. Hanggang D lang. So kaya nilagyan ito namin dati ng takip itong letter D. Kasi reset button ito. Ang settings button ito, ito yung A, B, and C lang. So yung pinaka mino or OK sa remote niya is letter B. Yung plus or minus niya, itong C is indicated as plus or up, itong A is indicated sa down or exit, depende dito sa ano mo. Sa settings mo, like for example, 2020. Nung inangat natin kanina yan, ang pinipindot natin is yung letter C. So nung pag ini-next na natin or ililipat natin siya sa month, ang pipindutin natin itong letter B. So, pindot letter B, ang magbiblink is yung month. Yung settings natin ulit siya, doon lang tayo sa letter C and A magpipindot. So, month natin ngayon is August, so number 8 dapat yan. Then, letter B ulit para sa date. Ang date natin ngayon is 21. So, pindutin lang natin yung letter C para sa up. So, 19, 20, 21. Okay, then letter B ulit. Lilipat na siya sa hours. So, oras ngayon ay... Asan na yung isang ano natin? Yan. Orasan. So, yan guys. May maliit kaming digital clock dito, no? So, 11:12. So... 11:36. Adjust lang natin siya ng 11. Tapos, letter B ulit. Tapos, letter C ulit. Gawin na natin siyang 37. At 38 kasi late ng 2 minutes yun. Tapos then, letter B ulit. Para sa ano. So guys, ito naman. Kuha nito yung tawag dito. Alarm? Oo, sa alarm. So, it means,
na ang taon is 2020, yung alarm, dito month ha, ibig sabihin nito is alarm number 1. So yung alarm number 1 natin, pwede nating iset yan. So enter. Oras ng alarm natin, dito kasi ang break time ng tao is 10. So igawin natin siya ng 10. 10. To, tapos letter B po para i-enter. So enter ulit. Enter ulit. So okay na 'yon. Okay na Friday. So Friday. Tapos year 2020, month of August 8. Tapos yung date niya is 21 11:39. So 'yon. Tapos yung seconds niya nag-starts na. So 'yon lang guys, napakasimple lang naman i-set up. A, B, and C lang naman ang pipindutin natin dito sa Lancent Digital Timer, Digital Wall Clock. Same as dito sa maliit. Ganyan din yan guys, isa set up. Kaso maliit lang yon, ito malaki. Same brand lang ata ito, no brother? Yeah, ba? Itong maliit natin, walang... Walang brand. Walang brand. So yun. Pero same lang yan guys. So yun lang. So, yun guys, yun lang, naayos na ni ating kaibigan Rob Crux Danubtech itong orasan, so which is kanina. Ang may problema is ito, pundi ito kanina. Ngayon, ayos na. Meron lang nag-loose doon sa likod, kita nyo naman sa video. tapos sinet up na rin natin, okay na. So, maraming salamat sa panonood. Subaybayan nyo ulit yung magiging next vlog namin. Paki-subscribe sa channel ni Brother Rax Danubtech, subscribe, tapos yung bell button, paki ano na lang din. Then, daan na rin kayo sa channel ko, Ruel Dilada Kanyada. Nasa link, ililink na lang namin yung mga channel namin para din mabilis. So, yun guys, maraming salamat sa suporta. Thank you. Thank you for watching guys. Salamat. Till next time.